ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga boksingero. So mga par, matapos nga po makatikim ng unang talo ang 2 Division World Champion na si Ray Vargas sa kamay ng American Fighter na si Ushaki Poster sa naging bakbakan nila noong linggo. Eh kung saan nagbigay na po ng reaction ang dating Pinoy World Champion na si Mark Maglipico Magsayo. Ayon sa Pinoy, ginawa daw ni Ushaki Poster sa bakbakan ang ginawa rin sa kanya ni Ray Vargas noong naglaban sila. Yung paiwas-iwas na boxing style. Kagaya daw ng Mexicano mga idol, nahirapan din siya makipaglaban kay Ray Vargas dahil sa galawan nito na ayaw makipag-engage sa laban. At sa tanong naman mga idol sa Tubong Bohol, kung kakayanin ba nito natalunin si Ray Vargas sakaling mag-cross ulit ang kanilang landas sa ibabaw ng lona. E brutal na sinabi ng Pinoy mga idol na malaki ang kanyang tiwala na madadali na nito ang Mexicano. Sa unang laban daw nila, paniwala ni Magsayo siya dapat daw ang nanalo dahil magaganda naman daw ang patama niya kay Ray Vargas. Plus napabagsak niya pa ito sa lona. Subalit nire-respeto niya daw ang mga judges sa naging desisyon nila na ibigay kay Vargas Boy ang kalamangan sa puntusan. Samantala mapunta naman tayo mga idol sa usaping bakbakan Magsayo kontra Pigyaroa, kung saan ayon sa Pinoy, wala daw pagkakaiba sa haba at tangkad si Pigyaroa at Ray Vargas. Pero mas gusto niya daw kalaban itong si Heartbreaker dahil sa boxing style nito nasugod ng sugod at swak talaga ito sa kanyang estilo sa bakbakan. Hindi naman sinasabi ni Magsayo na porket sugod ng sugod ang style ni Pigyaroa, madali niya na ito tamaan sa bakbakan. Pero isa lang daw ang nasisiguro ng dating kampiyon na matatamaan niya na malupit na kamao ang Mexicano sa laban. Dagdag pa ng Pinoy, mag-expect na daw ang mga boxing fans nang umatik kabong bakbakan sa March 4, yung tipong typical na sagupaan sa pagitan ng Pinoy at Mexicano. Dahil kagaya niya, agresibong fighter din daw si Pigyaroa. Subalit nakadepende na lang daw ito mga idol kung paano i-handle ng Mexicano ang kanyang powers sa bakbakan. Burns Pigyaroa is different. He's a long guy but he's not gonna run. So, it's not easy to target but I'm sure I'm gonna hit him hard. It's a great fight because Burns Pigyaroa is coming forward and I like coming forward, so it depends if he can handle my power too. Sa kabilang banda naman mga idol, so official na po pinag-utos ng WBO ang bakbakan ng former undisputed super lightweight champion na si Jose Taylor kalaban ng kanyang mandatory challenger na si Teo Pimo Lopez Jr. May 10 araw lang daw ang dalawang fighter para makapag-reach ng deal sa laban dahil sakaling hindi pa maikasa ang kanilang laban, mag-i-impose na po ng first bid ang WBO. Subalit parang hindi naabot mga idol sa deadline ng WBO. Ayon kasi sa report mga idol, ipumayag na po ang dalawang fighter sa laban. Bali fight date at venue na lang daw ang kulang. Official na talaga ikakasa ang laban. Bagamat maraming mga British boxing fans mga idol ang hindi natuwa sa utos ng WBO dahil gusto nila makita maglaban si Josh Taylor at Chuck Cotterell sa rematch. Noong nakaraang buwan lang kasi mga idol na ikasa na ang laban nila na dapat gaganapin ngayong Marso. Kaso nagka-injury daw si Taylor. Tapos ang ending pala mga idol, ituloy-tuloy pala ang negosyasyon sa laban ito kay Teo Pimo Lopez Jr.